before. Ito bang mga to talagang merong kontrata pero walang OEC? Paano kung iba dyan talagang magbabakasyon? Talagang bibisitahin? Ako nung nasa ibang bansa, ako gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung kalagayan ko sa ibang bansa. Nagtatrabaho ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo everyday for 3 months. Stress na kumaga, gumigisa ako, nagdi-deliver ako ng dyaryo. Gusto kong makita ng kapatid ko kung ano yung buhay ko dun. Ito dalawang beses na offload. John Ferry Hernandez, BID official, Lagindanum, July 25 yung pangalawa. Yung una, July 17 of this year. Ito yung tinatanong ko, kamag-anak to nung OFW. I'm not saying, you know, hindi ito yung... So kayong tanong ko ulit, ito bang iyakad guidelines? May silbi ba to? Itong hayop na to. Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Eh yung pogo eh, Diyos ko, habang buhay tayo mag... Okay, magandang hapon, ano? Magandang hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Iisa-isahin ko sa inyo. Samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntun, ano? Huli ka news online. Atin pong talakayin ang samusaring issue hapon ho ngayon ng Martes, no? Para po sa ating programa. At samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntun. I hope na nandyan po kayo, nasa magandang pangangatawan para po tayo ay magkwentuhan, no, sa hapon na ito. At nais ko lamang ho, i-share po ninyo ang ating programa, no, para po makarating ito, no. Sa hapon na ito, kalakayin po natin ito pong problema ho ng Bureau of Immigration, ng Department of Migrant and Workers, no. Dahil nga po sa Rijama watching, magandang hapon sa iyo, Rijama, no. At sa mga kung ano, mag-comment lamang ho kayo para mabasa ko yung mga pangalan. Para po sa inyo pong at nakakalungkot po dahil isa pong senador natin, no, Senador Joel Villanueva, no, ang tisdaman ay talaga ho sa sobrang inis, no, sa mga nangyari at nakikita dito po sa mga sistema po diyan ho sa airport, no. Na kung saan napaka-kakaiba ho na naman. Dati ho, dyan yung problema natin ng tanimbala. Ngayon naman po, ito pong problema po ng ilan po nating mga kababayan na nais hong lumabas sa ibang bansa, no? Magbakasyon, magtrabaho, at iba pa, no? Sa sobra ho nilang kahigpitan, marami po ang naapiktuhan. At ang gusto po ng ating pong mga senador na managot ho, kung sino man ang managot dito. Okay? Balikan lamang ho natin ito pong ating pong topic ho sa hapon na ito, no. At napakaganda pong pag-usapan ito dahil nga po doon sa, no, dahil nga po dito sa problema po ng ilan po nating okay, balikan lamang ho natin, ha. Sandali lamang, okay? Okay, sandali lamang, ha, ating balikan ito. Balikan natin, okay? Sige, balikan natin itong topic na ito. Ang iyakad guidelines, may silbi ba to? Itong hayop na to? You know. Pinoprotektahan ba nito kapwa natin Pilipino? Eh yung pogo eh, Diyos ko, habang buhay tayo magkukwentuhan dito, iisa-isahin ko sa inyo. Yun nga po, nakakasama ng kalooban na kahit ito ang isang senador. Dahil po dito sa mga samutsari yung mga nangyari. Paki-share lamang ho, paki-share at salamat po sa mga viewers ko kahapon at nung nakaraan. Thank you so much sa inyo sa hindi pa po nakapag-subscribe na lamang po, no? Diyan po sa inyong screen, pa-subscribe na lamang po ng aking YouTube channel, Hulika TV sa YouTube po 'yan. At dito naman po sa aking Facebook page, Hulika News Online. Paki-follow, share and subscribe po. Oh, okay, salamat sa inyo. Balikan ho natin ito. OFW pass. Okay. Tuloy ho natin. Nakapagmura ho ang mabait at magaling ho na senador, ang majority leader ho, si Senador Joel Villanueva, dahil lang po sa mga reklamo na iparating ho sa kanyang tanggapan. Sa hapon ito, ito po ang ating pag-usapan at I hope ho na maintindihan natin
At panoorin natin ito pong reklamo po ng ilan nating mga kababayan na nais hong lumabas o mag-iba yung bansa sa kadahilanan po ng pagiging turista, pagbibisita, or magtatrabaho. Oh, okay, panoorin natin at pakinggan. Crimes yung nakomit ng Pogo na binigyan ng visa dito. Instant visa. Eh tayo nga yung nagpatigil nung special working permits. Alam niyo yan, magkakasama po tayo ng mga hearings before. Ito lang yung tanong ko. Ito bang iyakat guidelines na to? Ito, tutuloy pa ba to? Kasi sinuspend na nga po. Isa ho kayo sa kasama dito. Unfortunately, one of the 28. Hindi ko alam ba't ganun kalaki yung 28 na yan, no? And sino yung nag-decide na ito? 1.46% yung batting average out of the 32,404 Filipinos na na-offload. 472 yung talagang na biktima. Aba. Okay. 98% eh. Oh, standby muna tayo. Okay, okay, sige, sige. Ayan po, ayan po. Sige, usama ng July Pudok. 98% ginago ni atin sarili nating kababayan. And then ito ulit. So, gusto kong tanong sa inyo kasi ang DMW hindi lang dun sa mga OFW workers, pati yung family nila, cargo natin 'yan. Gusto lang nilang pumunta doon. So again, first question. The 21,084 may kontrata ito, pero walang OFW pass. Is that a correct statement? Kasi ang pangit din, yung binabanggit kanina, Senkoko, di ba? Visiting, tapos kasi pupunta ng Dubai, eh, kaya ganyan. Parang, ha? Pagka yun, narinig ng mga kababayan natin, wala na. Wala nang pupunta doon. Okay, pasadahan ko lamang ho ito sinasabi ho nilang Pugo Philippine Offshore Gaming Operation, no. Hanggang ngayon kasi po namayag pag ito sa ating bansa, no. Pagdating ho sa Pugo, mahigpit ho sila, pero ngayon po ang tinutukan ho nila hindi na po itong ating Pugo, kundi pong ating mga kababayan na lalabas ho ng bansa. Okay? At na nakakalungkot isipin dahil pinatigil na ho ito, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Wala ho itong pinagkaiba sa illegal na sugal, no, na pinapatigil ho, pero tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Di ba ho? O sige, panoorin natin at pakinggan ito. Mag-anak nila para bisitahin. Eh. Alam na nila mangyayari, ganun pala eh. Ganun pala yung thinking ng mga BID officials. Ganun pala yung thinking nila dahil mismo kayo, umayag kayo na, oh, ganyan nga yung thinking nyo dapat. So hindi ito ganda yun. Tama si Senkoko, yung patakaran na ibang bansa, wala na tayong magagawa doon. But again, I go back to my first question. Ito bang iyakat guidelines na consult kayo? Ito rin ba yung position ninyo as DMW? Mr. Chair, ang DMW po ay bahagi lamang po, at tama pa yung sabi ninyo, ng iyakat. No? Nakonsulta po kami doon sa sektor ng OFW lamang. Hindi po kami nakonsulta doon sa ibang sektor tulad po ng non-OFW tulad ng turista, students, businessmen, resident, bla bla bla. Hindi po kami kasama doon. Yung inputs po namin na binigay ay para lang po doon sa main clients po namin na OFW. Eh pagdating po sa OFW, ang iyakat, wala naman pong problema. Nagkaroon lang po ng problema doon sa ibang sektor tulad po na nabanggit po ninyo, Mr. Chair, tulad po ng may hawak ng visit visa o kaya ng tourist visa. Pero ang kagandahan po, Mr. Chair, kami po bilang membro ng IACAT, pwede po namin i-raise ito. We can still raise this as part of our mandate to protect not only the OFWs but including the family members of the OFWs po. With the indulgence of Senator Joel, pwede magsingit, Sen. Joel. Kasi, Sen. Joel, meron din kasi akong nakausap ng mga taga- immigration, meron din ilan na mag-visit doon daw sa kanilang relatives and then dinauwi. May mga residente, that's the reason probably merong guidelines yung IACAT to make sure na yung mag-visita talaga ay bisita lang at hindi na maiwan doon para magtrabaho. Okay, nasa kabilang linya po natin si kasamang July Pudok upang po maghatid ho ng balita sa hapon na ito, no? At magandang hapon kasamang July Pudok. Lakas-lakasan mo na konti yung monitor mo, pakilakasan. Oo, oh, okay na, okay na. Okay, okay. Oo, nasipak na yung ano ha, walong pulis na nakota. Yung na-involve sa nasa kutubang patay kay Kemboy Pantasar.
At ay aling protesto ang pinasuhan na ni ano ni pinasuhan na ni PNP EF team ni Triambulo Danagas kaya or Triambulo at ang napipom pati ni IRT eh sikit talagang through channel no kung labing alam nyo yung walong police na naipot na mistake na hindi ko naalala mo sa bota. Then ay wala na sila sa presto at hindi na sila pwede pumalik sa naman ng pataon ng gobyerno kundi preach lahat ang kanilang mga benepisyo. At yun nga, meron pang kakasuhan na mga mali 18 eh, yung mga naiiwan pa. Tama na yung mga ano, yung mga iba pang F, yung kanilang pinaka-detach commander, the electrical commander for the community. So yun nga, sabi na Tor ni Arambulo, Triambulo, na iiyak na talagang wala silang sinisino kahit sino sa mga pulis. Na-involve talaga sa mga kaso nito, lalo ng mga partner kay. At hindi tama yung kanilang SOP, yung tinawag na yung standard sa operating procedure. Kaya natuwa yung ating mga babayan, lalo ng nanay, ating kapitima, na nagkaroon rin ng katarungan yung kanilang. Sila kay Ateng para sa balitang pulis, no? So, para sa huli ka program, sila yung putong patunan. Salamat kasama nyo, Leputong. Okay, thank you. At ituloy ho natin itong ating pong ito pong ating pinag-usapan sa hapon ito. Topic ho natin sa hapon ito. Tuloy ho natin. Kate per my... Okay, tuloy ho natin. Pero kung kunti lang yan, tama nga si St. Joel, St. Coco, eh member kayo ng IACAT, anong ginagawa ninyo? Wala ba kayong ginawa na para ipaglaban itong mga kamag-anak ng FW na gustong bumisita sa kanilang relatives doon? You haven't done anything. Wala pa kami nababalitaan na merong nakulang attention from you, calling the attention of immigration na hey, yun dapat ginagawa yan, yun dapat in-offload itong mga kamag-anak ng mga OFWs. Kasi hindi lang ang OFWs mismo pinagsisipihan nyo eh, maging relatives nila, di ba, sa akop nyo? So what have you done? Yun yung tama. I'm with Senator Joel talaga. What have you done about this problem? Talamak na problema na ito eh. Ay, nagbanggit pa sa St. Joel ng mga pangalan. So, meron ba kayong nagawa? Nakipag-away ba kayo? Of course, not literal. Nakipag-away na ba kayo sa immigration para i-call ang attention nila tungkol dito sa ginagawa? Yes, po, Mr. Senator. Immigration? Kamag-anak ng OFWs? As mentioned po by Yusek Bernard, na-involve kami doon sa provisions on OFWs. Admittedly, hindi kami involved doon sa other provisions, but ngayon po na liwanagan kami and we apologize, Mr. Chair, because we need to push for the matters that you had mentioned, pagbalik po namin sa IACAT. At sa ngayon po, suportado naman namin yung call ng aming chairman na suspindihin muna yung guidelines. Kasi paulit-ulit eh. Hindi lang, di ba, tinalakin yan dito sa Senado. And then after na pinag-usapan namin sa Senado, meron pa rin na-offload. Ibig sabihin talagang itong mga taga-immigration, I don't know, nananadya pa sila o nag-aantay ng lagay. O meron silang ginagawang profiling na mali yung sistema ng profiling nila. Kaya ang na-profile ay yung mga taong dapat talagang payagan at hindi na papayagan. Diba? Siguro kailangan meron talagang pag-uusap on a regular basis between you, the DMW, and the IACAT people and the immigration para hindi na tumaulit. Diba? Yes po, Mr. Senator, makakasiguro po kayo at katuwang daman din po natin ang mga tiga Department of Justice at kakausapin, mag-uusap po kami kasama na rin si Commissioner Norman ng Bureau of Immigration. Thank you so much, Mr. Joel. Thank you, sir. Before I leave the topic, no, again, si Mr. Ferry was offloaded dahil hindi daw po siya nakakuha ng affidavit of support sa kanyang kapatid na gusto lang siyang ipasyal dahil buong buhay niya, first time makakapunta sa ibang bansa. Namatay ho yung tatay niya, kaya ako siya nakita dahil nakiramay po ako dun sa wake. Hinihinging affidavit of support ng sarili nating bayan
kailangan may 10,000 dirham salary. Eh kahit to engineer, wala ho nun. Kinukuhanan din siya na dapat yung bahay na titira ng kapatid niya, na ipapasyal lang niya, first time makaka-abroad, eh dapat daw yung bahay nakapangalan sa kanya. Dapat merong 6 months bank statement with stamp from the bank. 6 months payslip. Kababayan natin ang unang hingi. Hindi, kung ang nanghingi po yung Dubai government, ano ko eh, wala ho akong problema eh. Sarili nating kababayan. So, he is now part of the 32,000 plus na offload, na hindi na mabalik man lang yung binayad niya, at dalawang beses na po na... Ito ho, napakalaki pong issue ito. Ito pong offloading, no, sa mga kababayan ho nating mga papunta ho sa ibang bansa, OFW at iba pa, no, na napakalaki po talaga ang kanila pong mga requirements na hinihingi, no, pati yung kanilang financial pera status, oh, di ba? Eh samantalang po pagdating po sa iba nating mga, kasi di ba, kababayan natin, dapat bigyan ho natin ng ayuda o tulong ho na siya ho'y hindi mahirapan. Siguro wala namang masama para i-question ho, dahil nga mahirap naman, sabi nga nung isang Department of Justice, dahil secretary na baka kasi magkaroon, no, yung sinasabi nga human trafficking, no, yung mapahirapan po ang mga kababayan natin sa ibang bansa. May mga rason ho sila, pero itong iba ho, yung mga mahal nila sa buhay na bibisita sa kanila, maging turista ho, matindi ho sila, oh, magpahirap sa kapwa nating kababayan. Samantalang po yung mga galing sa ibang bansa, kulang sa mga dokumento, base po sa testimonya ng ilan po nating mga magagaling ho na mga mababatas, ay dahil lamang ho sa lagay na pagbigyan, no, nakakapasok, nakakalabas ng ura-urada. Katulad po sa sinabi po ni Senator Joel Villanueva, no, mga pugo, no, isipin ho ninyo, pugo ho ito, hindi ito nakapagsalita ng Tagalog. Oh, ito ho'y pure ho ng mga dayuhan. Pero pag pumunta ho rito sa atin at bumalik ulit sa kanila, simpleng-simple lamang, escorted pa mga VIP pa ang dating, no? Kaya ho nilang umarkila o magrenta ng sarili nilang mga jet plane, no? Mga sarili nilang eroplano, no? Kaya sayang, napakasayang. Pagdating ho sa kababayan natin, pinapahirapan ho natin, pwede bang alisin na ho ito, no? Sa gobyerno ho natin, yung ganito hong mga klaseng mentalidad na ang kababayan natin pinapahirapan po ng ating kapwa. Pwede ba nating alisin ito? At sa laki ho ng offload ho, almost ilang thousand ito, no, na perwisyo, oh, hindi nakaalis dahil po sa dami ho nilang hinahanap at pinagtatanong o itinatanong mga question, no, mga requirements, no, at sino ho ang mag-aabono sa kanilang mga gastusin, di ba? Kaya nga ho ang nakapagtaka ho sa bansa natin, kaya ang concern na ito, ipanawagan natin sa Pangulo, no? Kasi ang Pangulo ho, siya po talaga ang may kakayahan na para nga sa ganitong sitwasyon na sana ma-actionan ito, sana magkaroon ito ng full attention ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung kinakailangan nung alisin, oh, ito pong mga taga Bureau of Immigration na sobra ho talagang pagpapahirap. Di ba? Kawawa po ang mga kababayan natin. Pero pagdating ho sa mga illegal, mga alien ho, na po, aliens na pumunta sa ating bansa at lumalabas o umuwi, papasok at pauwi, wala hong kahirap-hirap. Nakita ho natin yan. Minsan ho, nandun ako sa airport, may sinunduha ako. Nakita ko po, napakarami po. Walang masama kung mga turista papasok sa atin, kita ho ng bansa natin. Tayo rin ho kasi ang naglagay ho na para ho tayo mahirapan din. Sa ibang bansa, hindi ganun ho. Iba ho talaga ang Pilipinas. Kaya I hope na sa pamamagitan, tingnan ho ninyo, nakapagmura ho ng diuras, ha, si Senator Joel Villanueva, dahil po sa kanyang sama ng loob. Sila po kasi, nilalapitan po sila at nagsusumbong sa kanila ang ating mga kababayan. Dahil sa mga ginagawa nitong mga, hindi ko alam kung tiwali ba ito, o ito na ba talaga ang bago, no? Panahon ng yung tanim bala, no, nakawan, nakakatakot-takot na nakawan, di ba, mga nawalang mga bagahe, pagpapahirap po sa ating mga kababayan para po makaalis, makapunta po sa ibang bansa, di ba? Ito ituloy ho natin. Nangyari, so don't expect him na lumabas pa dahil na-traumatize na ho siya. Anyway, let me go to another point, perhaps this is the last
second to the last, but I'll give way to some of my colleagues who wanted to ask questions. Yung pong isa sa pinagmamalaki natin dito sa DMW, yung pong tinatawag na Agarang, Kalinga at Saklolo. Magandang hapon po, Haki Fred Castissimo, watching ho siya dyan po sa Manawag, Pangasinan. At magandang hapon din po kay Enrique Alpas. Magandang hapon sa Ibusing. Enrique Alpas is watching from Tondo, Maynila. Jun Dumiguel is watching ho dyan ho sa Quezon City. Salamat po, magandang hapon po sa inyo, ha? Para sa ating mga OFWs na nangangailangan o yung action fund, he wanted to find out yung status po nito and how much of the fund do you allocate per migrant workers office and how do you base your allocation? Dito po ba sa this coming budget ay naano po natin ito? Paano natin na tinitignan ito? Thank you. Yes, Mr. Chair, thank you po. Sa ngayon po, as reported, since the turn of, well, una yung Action Fund beneficiaries, we have around 5,263 given yung financial assistance. On average, ang financial assistance that we provide, nung una po ay 20,000, pero nung simula lang pa po yun, we decided to increase it to 30,000, at dyan na po nag-stay yung level na yan. Pwede pong humigit doon kung ang need ng tao ay sa aspetong medical. Halimbawa, marami po tayong mga hospital bills sa abroad na binayaran doon sa mga pasyente na malulubha ang karamdaman at hindi makapagbayad dahil walang insurance o undocumented o ano paman. So 5,263. And then yung number of ATN cases, kasi medyo related po yung legal assistance that we provide na doon sa Action Fund and other forms of assistance. Sa minana namin sa DFA as of July 1 ay 16,659 na po ang hinahawakan ng ating MWOs. And meron po silang revolving fund na ina-allocate para sa kanila para hindi na po sila kailangan mag-antay sa central office. At yung revolving fund po ay na-devolve, na-download na sa kanila. Hindi na po, opo. Koordinasyon na lang po. Alimbawa, kung may kailangan ng tulong, sasabihin ng LABAT, Labor Attaché, ito ang tutulungan namin. Kasi kasama po ba dyan yung Legal Assistance Fund? Yes po, kasama okay. Po. Kasi yun yung noong ko pa nire-raise, eh, no? So okay na. Okay, meron po tayong 14 legal retainers ngayon. Again, laking tulong ng DFA dito kasi yung naisali nila, yung iba sa mga legal retainers nila, pinikap muna natin. So meron tayong 14 legal retainers in places including Saudi, UAE, and Malaysia. And counting po ito, hindi naman hihinto po ito sa 14. With the indulgence of the Majority Leader, yung sa Legal Assistance Fund, kasi gusto naman talaga natin, sa simula pa lang, kung magkakaso, nandun na tayo. Eh, no? Is it enough yung 1 billion ba yun? 1.2? Sa ngayon is it po, enough for Legal Assistance Sa ngayon po fund? Mukhang kakayanin, Mr. Chair, dahil meron pa po tayong balanse. But yes, tama po kayo. Sa simula pa lamang, in fact, pagkausap namin ng legal retainers, we make sure na doon pa lamang, pag, lalo na sa kaso ng inaaresto at dinadala sa police station, nandun na yung mga lawyers natin na sumasaklolo. That's good to hear yung query Majority Leader, because before papasok tayo nung wala pa yung kung kailan nandun na sa kalagitnaan, kaya madalas nakukundik eh. Dapat sa simula pa lang, we have to make sure pag may kasuhan ng ating mga OFW especially, from the start, they have to feel our presence. Sana yes, ganun. Po. Yes po, Chair. Ilatas na kung sa ngayon, yung 1.2 billion is enough. Yes po. Okay, thank you. Thank you. Ayoko lang din ma-miss itong management information system. Perhaps if you can give us an update on the establishment of management information system as mandated by the law under section 18. We wanted to look at the parameters that you have considered and kung tuloy-tuloy yung coordination po ninyo with the relevant government agencies that coincides with the National Industrialization and National Employment Program of the government. Yes po, sa ngayon,
meron na po kaming pag-uusap na the first one of the first things we will do ngayon linggo po na ito ay we will reach out to partner agencies, most notably the DICT. We need to talk to them dahil po yung database na binabanggit nyo, Mr. Senator, is the most crucial of all. Yun pong mga things like contact centers and case management, all of that will depend on the database that you had mentioned as mandated by the law. So first things first po, we really need the help of the DICT. And we also have our own in-house ICT. We have an IT system. But then again, that needs boosting and advice and strengthening and support from the DICT. Okay naman to. Kayan tong budget. Ang liit eh. Capital outlay. Tinitignan ko parang kaya to na enough ito to do your thing. To do your job dito sa management information system. 1.42 million in capital outlay. New sector net po. Thank you, San Joel. Kakayanin naman po, kasi sir, unfortunately for this year, yung naabutan po namin na unit doon, medyo mahina yung kapasidad na ubusin yung budget nila. So yung continuing appropriations po for next year will be able to cover for the requirements. Lang kayong gumaya doon sa ano? Anong law yun? Sa Migrant Workers Act, yung Shared Government Database Information System na 30 taon na hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Parang taon-taon ko sinasabi dito yun. DFA, lahat, no? Hanggang ngayon, wala pa rin yun. Ang tagal na nun. Di ko alam kung anong, may update na ba kayo doon? Definitely, ang kada agency po, merong IT system. Sarili, pero hindi mo nila The big word in that statement po, Mr. Senator, is the shared part. At yun po ang hindi nagawa. But that's the title of the provision, shared part. Although, Mr. Chair, if I may add, between POEA, now the DMW, and the PI, meron pong shared arrangement. Kaya't ang database ng DMW is seen by the PI personnel. Kaya't, speaking of the topic, previous topic, alam po ng PI kung sino yung mga na-process ng DMW kasi lumilitaw yon sa computer screen or terminal ng passport control officer on the ground. Yeah, thank you. One last point. Alam ko maraming tatanong yung mga kasama ko but I don't wanna labor the issue because I won't be able to ask questions on the floor kaya pagpasensyahan nyo na ako. When we started deliberating and establishing this house of for OFWs, itong Department of Migrant Workers, you would hear me and every member of the Senate talking about the importance of full cycle reintegration before yung profiling pa lang, before the OFW is deployed, pag nandun na siya, anong gagawin niya, yung monitoring system, etc., hanggang sa makabalik siya at ma-reintegrate. And syempre, natutuwa tayo every time we hear success stories na yung isang engineer doon at isang magaling na pinagkakatiwalaan na OFW sa ibang bansa, pagbalik niya rito, napakinabangan yung kaalaman at kasanayan niya na natutunan dun sa ibang bansa. Some overseas Filipinos naman na nag-stay na abroad, nagtuturo sila sa mga universities ngayon, yung sa Open University, nakakapagturo din sila. Naganda ng mga stories na yun, no? So, my question lang is, nasaan tayo dito and how do we ensure smooth reintegration of member OFWs? Meron na po ba tayo, na-establish na natin yung sistema to monitor the success of their reintegration? Thank you, Mr. Senator. Meron po tayong reported 16,000 beneficiaries, of course, in partnership with Admin Arnel and the OWA, 16,000 reintegration beneficiaries this year. At nung Hunyo po ay nakipagpirmahan si Sec. Toots ng MOA with Secretary Pascual ng DTI. At may up and coming din po with the Department of Agriculture and other relevant government agencies and private sector partners. At ang layunin po nito precisely along the lines of monitoring mentorship capability
yung pagbibigay daan sa credit programs ng pamahalaan katulad ng DDI. So sa ngayon po, isinasagawa na po ito, Mr. Chair, kasama po ito sa mga bagay na itinatayo pa po namin sa ngayon. And rest assured, kasama rin po yung nabanggit nyo na IT component, Mr. Chair, na yung tracking and monitoring part ng mga reintegration projects maging bahagi ng database natin. At kabilang na rin dito, for instance, yung matagal lang tanong kung ilan ba ang nauwi at may planong mag-invest o mag-livelihood. We are also engaging the Bureau of Immigration along these lines para makilala at malaman namin yung mga umuwi na ganitong klaseng OFWs. Magandang hapon, Kinior Bibon, dyan ho sa Bataan. Magandang hapon sa iyo, Noy, Nior Bibon. Magandang hapon po. We're happy, no, that there are 16,000 beneficiaries, but uunahan ko na si Senator Coco, our minority leader. He would ask, ilan ba yung universe? Kasi out of the, anong numero yan, out of yung 16,000 beneficiaries. And another thing that we would like to know is that, you know, for quite a long time. Okay, nasa kabilang linya po natin si kasamang July Pudok. Magandang hapon ulit, kasamang July Pudok. Pakilakasan mo na lang, kasamang July Pudok, ang monitor mo, napakahina po. Okay na, narinig mo na ako. Okay, maganda na yan. Malakas-takas na. Nakapag-sample na ang Commission on Election ng 200 pinadala na lang show post order. Ito yung mga lumabag sa premature campaign na ngayon ay nakasuhan na nila at sakaling mapapatunayan din sa show post order ay talaga katutuluyan nila yung survey campaign dito kung hindi na parang kayo. Ayaw kay Committee Chairman na George Garcia. Marami pa silang natanggap na reklamo at isa-isa nila ito mula Luzon, Visayas, Mindanao para mabigyan ito ng mga show post order. Mga pagdabag na post na hindi na Committee Chairman kumangin na dapat sa'yo, kailangan masa na nila. Karamihan dito yung ano, yung paglabag sa paglalagay ng streamer o poster, no? At yung mga PPT ay dapat kailangan sundin itong mga nasabing public order o all the postulation po at pinag-iiral ng nasabing nasabing tanggapan. Na sinabi ni Torre Lachao ko sila ka PIO legal department na talagang tumadami at naiipon, no, yung mga reklamo tungkol dito sa premature campaign. Kaya nananawagan si Chairman George Garcia na patutupad nila talaga gagamitin nila yung kanilang kamay na bakal at itin para maitiin ang tamang batas. Dapat dito sa mga pasaway sa premature campaign. Kaya ulitin lang yan. Wala si sinuman ang lumabag dito sa nasabing omnibus election code ay kakasuhan to ng disqualification o makukulong ng taon para sa program. Okay, salamat at pagpatuloy po natin ito po ng ating kwentuhan sa hapon na ito, no. Tinatalakay natin na issue po dito po sa Senate hearing ng Senate of the Philippines, no. Salamat po kay Senador GB Ejercito. Ganon din ho kay Senador Senador Rafi Tulfo at ang committee ho, ang chairman ho ng committee si Senator Joel Villanueva po ang majority leader. At thank you so much sa natalakay po ito, itong problema po ng ilan po nating mga kababayan na kung nakita ho ninyo nag-viral po ito sa iba't ibang ano, no, nag-viral po itong itong problema po, ho. Itong problema po ng ilan po nating mga kababayan napalabas ng bansa, no? Yung po bang mga katanungan ng mga taga Bureau of Immigration, no, na sa halip ho makakahabol ho sila sa kanilang flight ay na-delay ho sila, no? So gumastos ho ng malaki. Wala naman silang intention kundi ho pumunta sa ibang bansa para maging turista, bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay at siyempre ho maglilibot, no. Ganun din ho yung ating pong mga turista na galing sa ibang bansa po papasok sa ating bansa upang pong bibisitahin ang bansang Pilipinas
para po makita ang mga samot-sari pong mga magagandang tanawin at tourist destination o tourist spot destination dito sa bansa natin. Okay, tuloy natin itong hearing na ito sa hapon na ito at napakagandang topic ito. Sabi ko nga kanina ho, nakapagmura ho ng di-hindi uras ho si Senator Joel Villanueva sa sama ng loob sa dami pong lumalapit at nagre-reklamo sa kanya dito po sa ilan pong mga empleyado po ng ating pong gobyerno. Okay? Tuloy po natin. And even before the establishment of the Department of Migrant Workers department, yung perennial na naririnig natin, and you know this seconds, yung one size fits all pag dumating dito. O sige, anong gagawin mo? Bigyan na lang ng sari-sari store, bigyan na lang ng entrepreneurship program, etc. Sayang naman yung skills. Do we have this mechanism to look into, you know, these guys have worked for like 10, 15 years in a IT company, for instance. How do you... Yan po ang aking mga sinasabi noon na mayroon pong programa ang gobyerno. Ito po sa ngalan po ng free education, no? Ito pong TISDA, technical study, no? Development, ay mga training ho nila, no? Pag-aaral at training ho nila. Napakarami hong mga nagtapos dito, pero wala pong mai-provide na trabaho dito po sa ating bansa. Pangalawa, kapag sila nag-abroad, so sila po yung number one ho, na empleyado ron. Oh, tuwang-tuwa po yung taga-ibang bansa dahil mga skilled workers so ito eh, no? So sila po ay nagagamit po sa ibang bansa, dito po nag-aaral sa atin, tapos nagamit po sa ibang bansa. Ngayon, pag-uwi ho nila after ho ng several years, ho, pagdating ho dito is tambay. Hindi na naman ho na nakita ng ating gobyerno ang potential po nitong mga tao na mga OFW, no? Na pagdating ho rito sa halip po na mabigyan po sila ng chance or opportunity na wag na ho mag-abroad at makapasok na lamang dito po sa ating bansa, ay wala hong ganun. So dapat po ang gobyerno natin pahalagahan ang ating po mga pabayan na may mga talento po, no? Sobrang sayang po, napakarami pong backlog po pagdating ho sa ganito. Okay, tuloy ho natin. Your Honor, how do you use it as your strength, no? Itong human resources natin na bumabalik sa atin na competent and mapapakilabangan ng bayan. With the permission of you, Sec. Hans, San Joel, to be candid po, no? One, may na-establish pong framework in partnership with the IOM in terms of how to do the reintegration program. But insofar as the program components are concerned, hindi pa po yan na-operationalize. In fact, may isa pong division sa aming regional offices na reintegration division, pero i-activate pa lang din po yun. Honestly po, nakamatayan po yan ni Sec. Toots. Isa po yan sa nakastress sa kanya. Dahil pag tiningnan din po ninyo ang aming physical and financial report, yan po ang isang programa na slow moving and quite low in the utilization. So, internally within the DMW, si Yusek Hans po as cluster head managing the reintegration program has worked with the units concerned para po umusad ito at makita yung sinasabi mo nga ninyo na ideal setup, that it's not one size fits all, it really addresses the concrete needs. And moving forward, critical pong concern na mapag-usapan ito with OWA. Dahil ang OWA po, may existing reintegration program na, and we would want a process na hindi na dinuduplicate dahil effective po sila doon. Matagal na po sila dyan at saka lahat nga ng mga islands sila at pinupunta nila. So, the way forward is really one that, you know, complements yung mga programang ito. So, para po, situated po kayo sa realidad dito sa reintegration program. And I think the very core or the most important aspect of reintegration program of the government is to see to it that we have a working system of profiling. Before they leave, you profile them. Where are they now when they are working? What part of industry? What are we expecting from this particular worker? So that when he comes back, or even if he stays there, di ba? Di mo sinasabi ko, ang daming nagtuturo ngayon sa UP. Nagtuturo din sa Harvard, nagtuturo din sa ilang Ivy League schools. Siguro yun yung talagang dapat palakasin natin. And please, allow me to help you kung what we can do about it. Kasi ito, bread and butter natin to rendition. Because at the end of the day, we want them to come back here and mapakinabangan sila higit sa lahat ng ating bayan. Pwede magkasing tulad. Yes, and Rafi. Mr. Chair, the judges are majority leaders.
the majority leader. Ito yung sinabi ko sa inyo noon, na dapat meron tayong sistema na pagbalik nila dito sa Pilipinas, tumawag-establish natin mga expert, alam mo, pagdating sa IT expert sila, pagdating sa services, sa mga hotels, meron kayong taga-salo rito para i-match sila sa trabaho. Yung parang labor department, if you will, na i-match sila, yung kanilang expertise, yung kanilang experience, doon sa mga openings. Halimbawa, kung may mga opening sa mga restaurants, sa mga five-star hotels, so kayo na po ang kukontakt doon sa mga five-star hotels. Hey, meron kami mga OFWs, kauwi lang, nagtrabaho sa hotel sa ganitong lugar, nagtrabaho sa ganito sa housekeeping, marunong magaling mag-English to, sanay na sa mga foreigners, sa mga five-star hotel guests. Yung mga ganun ba? Wala ba? Wala ba kayong plano? Na... Yes, Mr. Senator. Yung nabanggit niyo po, actually, yung role ng DMW also is coordinative with respect to other government agencies. So, halimbawa po, ang DOLE and other agencies, ang PESO, nandiyan dyan para magbigay ng tulong or access or information na magiging katuwang natin sila. So, isa po yun sa magiging approach namin. Yung nabanggit ko po kanina na MOA with DTI, magiging susi rin po yun kasi the DTI can lead us to kung ano yung mga economic indicators kung saan maraming trabaho at empleo. So, lahat po ito pag sasamahin namin, Mr. Senator, yung meron din pong aspeto halimbawa ng certification, accreditation. So, may role din po ang TESTA dito sa larangan na ito. At kaya nga po kami rin ay nakikipag-ugnayan sa TESTA para yung skills na nakuha ng isang OFW sa abroad certified or kinikilala rin dito. Ang ibig sabihin, maglagay din kayo ng, inimbento ko lang to sa utak ko ngayon, yung reintegration unit. So yung reintegration unit, yung mga gusto, yung pagod na, ayun na talaga magtrabaho, din payahan natin sila magpahinga, yung mga dumating dito, gusto magkaroon ng konting negosyo, tulungan natin magkaroon ng konting negosyo. Ngayon, yung iba na undecided, doon tayo magpapasok. Na may mga trabaho ngayon, opening sa ganitong hotel, sa ganitong lugar, sa ganitong agency, gusto mo ganitong trabaho, kayong gagawin, kumbaga parang matchmaking kayo eh. So, imamatch nyo yung mga, kung anong expertise ng kauwilan ng OFW at imbis na matenga siya rito, ayaw niya magkaroon sari-sari store, diba? Ayaw niya mag-negosyo, undecided siya, doon kayo papasok para pagbalik nila rito, meron silang trabaho pa rin, may pagpatuloy at magamit nila yung kanilang expertise. Kung ano man larangan sila, kung sa service, di pa sa hotel, kung IT, then hanapan natin sila sa mga telecommunication companies. Diba? Agreed po, Mr. Senator. Gagawin po namin yun. Susubukan po namin to reach out with the other government agencies then who can help us. Okay. If I may add also, no, right now that we are the government is pushing yung infrastructure natin. We will be needing technical people, experts, engineers, sa railway natin kasi matagal tayo nawalan ng Central Tubay, no? Na ngayon kailangan natin yung expertise nila na pagbalik nila makatulong sila when our north-south commuter line subway systems are already online. We need those skills kasi Mr. Chair, meron silang experience eh, years and years of experience, di ba? Lalo pat sanay na sila makipag-deal sa mga foreigners because they work in foreign lands, so magagamit natin sila sa ating tourism industry. Malaking ambag sila, especially no, kailangan natin ng pera na manggagaling sa tourism, na makakatulong, magpampin ng more revenue. So this is where we need good people and these are the OFWs coming home. Salamat, St. Joel. Thank you so much. Before I leave this particular topic, let's also put into the records that when we craft the measure in establishing the Department of Migrant Workers, again, we pound on the importance of full cycle reintegration. And I wouldn't mind sounding like a broken record to emphasize on the importance of profiling. And it's not just when they come back here in the Philippines, because, for instance, an emergency would erupt in one particular country and you need to repatriate them. At least you know their skill sets. You can easily advise them where to go or which country ang nangailangan ng mga ganitong skill set. Bago ko iwanan lang ito, no, yung reintegration naman for
non-OWA members, meron po ba tayo? How is reintegration done for non-OWA OFWs? Do we have specific DMW, NRCO reintegration program for irregular with migrant workers? Yes po, meron po tayong at least dalawang programs, yung livelihood program, the general livelihood program of the NRC or National Reintegration Center, Livelihood Development Assistance Program, and then yung with in particular to distressed female OFW returnees, yung Balik Pinay Balik Hanap Buhay Program. Nandun din ho yung SPIMS, yung sa Pinasikawang Mama at Sir, for mga OFW led passers in coordination with the DepEd. So meron po, the short answer is meron. Thank you. I just wanted to make sure na meron, because based on the Department of Foreign Affairs, merong 1.18 million na irregular or undocumented migrant workers, migrants out of the 10.69 million, yun po yung binigay sa atin na datos. Magtatapos po ako by just flagging you, itong tinig, nakita ko rin po yung audit report ng COA 2022 dito sa reintegration. Only 357 out of the 1,191 beneficiaries of OWAS Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program were successful in materializing the proposed business plan. Naglagay po yung OWA dito, COA dito, no? So I hope masagot din po natin yun. Siguro yun lamang po, Mr. President. We can ask Sir Arnel, and before I go, I wanted you to know that I am in full support of what you wanted to happen with the flexibility. Okay, salamat ng marami po sa inyo, no, sa ating pong sa hapon na ito, no. Tayo po yung kasama sa ating programa. Thank you so much po sa inyo pong panunood. At sa mga hindi pa po nakapag-follow po, no, sa akin pong Hawlika News Online Facebook page, i-follow ho ninyo, paki-share lamang ho ninyo ang ating pong programa, hapon-hapon ho yan. At doon po sa ating YouTube channel, Hawlika TV, subscribe po ninyo, yun lamang ho ang ating pong, inyo pong tulong ho na para sa akin. Thank you so much, at bukas ho muli tayo sa iba na naman hong topic. Salamat po ha sa mga resource person ho dito po sa House of, dito po sa Senate of the Philippines, no, kasama po ang tatlong mga senadors, Senadora GB Ejercito, siya pala ho ang chairman ng committee ito, at kasama din po si Senador Joel Villanueva, ang majority leader ho ng Senado. Ganon din po ang idol ng bayan, Senadora Rafi Tulfo. Salamat po sa inyong lahat, at bukas muli ating pong talakayan naman po yung problema po. Naalala ko nga po yung kumusta na kaya yung nangyari po doon sa isa pong kasambahay diyan po sa Occidental Mindoro ho, kung ano na po ang estado niya. I hope bukas baka yun ang talakayan natin para po mabigyan natin ng daan, ano, at ano po ba ang latest ngayon, no? Salamat po sa inyo, mabuhay po tayong lahat, at isang mapagpalang magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much, pakishare na lamang po, pakishare po, at Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Adios, amigos. Mga manay at manoy, salamat po. Hanggang dito na lamang. Kita-kita tayo bukas sa ganitong oras pa rin. Bye-bye!